May mga subdivision ho ng mga privado, secure subdivision, mga guards ho, na sinasabi ho ng PNP Socia, wala raw hong karapatan at otoridad ang sino man ng mga subdivision, ng mga security guard na kunin ho yung sinasabing driver license kapag dumaan sa loob ng subdivision. Abay, teka muna, sabi ho ng PNP, maganda ho yung kanilang layunin kasi may mga ganyan. E paano naman ho yun ang babayad ng buwis? Bibigay ho ng boy, babayad ng boys para magkaroon ng kaayusan, hindi lang kaayusan, bagkos, ligtas yung mga nandoon. Kaya nga sila bumili ng kanilang bahit lupa sa sinasabing subdivision, kaya naka-afford ho sila kumuha ng gwardiya. It is not a right to pass within the subdivision kasi may mga rules and regulations. So we are subject because it is not a right, it is a privilege. Ngayon, tanungin ho natin dito. At ito ho, kasama ho natin dito, bitag and batas. Okay? Ito ho yung aming resident lawyer, si Attorney Melanio Batas Mauricio. Kilala ho siya, Batas Mauricio. Magandang umaga, Attorney Batas, Melanio Batas Mauricio. Magandang umaga po, Ginoong Bentul po. Magandang umaga sa mga tagapakinig at tagapanood natin. Okay, very quickly. Ako, kayo ho'y nasa alam niyo ang batas. Medyo nagkakaroon ng kalituhan ho ata pagbigay ho ng SOCIA, no? Itong Supervisory Office Security and Investigation Agency or SOCIA. Naglagay ho sila ng circular. Alam naman ho natin, sir, pag mga subdivision attorney, may mga rules and regulations sila, al pribadong subdivision. Ang sinasabi ho, wala raw karapatan itong mga security guard na kunin or i-deposito itong mga sinasabing driver license. Paano kung walang driver license? Hindi sila makakapasok ngayon. Magkakaroon ng sinasabing issue rito. Paano ho ninyo dito? Balansi ho na. Meron ho ba tayong batas dito? Meron ho ba tayong Republic Act? Meron ho ba rito? Kinukumpis ka ba ito? Sinusurrender? Voluntarily consent? Ano bang issue rito? Linawin ho natin, attorney. Well, sa kasalukuyan po, batay dito sa pinakahuling circular ng Philippine National Police, SOCIA, Ginoong Bentul po, lumilitaw na yung mga pinagsasandalan nilang mga batas na nakasulat sa kanilang administrative circular, mga batas na ang sinasabi na ang karapatan para magkumpiska ng mga lisensya ay nasa ahensya ng gobyerno katulad ng LTO, di kaya Authorized Philippine National Police Elements. Mm-hmm. Pero alam po niyo, ang pinag-uusapan diyan, kumpiska kung may paglabag sa mga traffic rules and regulations habang tumatahak ng highway, habang tumatahak ng mga pampublikong mga lansangan. So hindi po karapat-dapat na yung ganong mga batas, katulad ng Land Transportation Code na kanilang binabanggit, maging applicable dito po sa loob ng mga subdivision or villages or doon sa mga may homeowners association. So tama po kayo, mga pribadong pag-aari yung subdivision na yan. Kaya nga po yung mga tao dyan, bumili ng mga kabahayan sa subdivision para makatiyak sila na may siguridad ang kanilang kapaligiran, lalo na napaka-tindi ng mga nagaganap na kabalbalan ng ating mga kababayan ngayon. So, yung confiscation, hindi po pwedeng sabihin na ito'y applicable dito sa mga security guards dahil lumilitaw, yan ay para pa sa law enforcement authorities lamang. Hindi doon sa mga security agencies sa loob ng villages or homeowners associations. So, anong dapat ginagawa dito? Well, hindi naman po confiscation yung ginagawa ng mga security guards. Kasi pag sinabi mong confiscation by the law enforcement authorities, by LTO, dadalhin yan sa LTO, pagpapayaran yung tao, at sasailalim pa sa kung ano-anong seminar sa LTO offices kung saan mamuwiin yung lisensya. Pero dito, hindi naman kinukumpiska. Pinaiiwan lamang habang nasa loob ng subdivision bilang isang hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng mga taong nakatira sa subdivision. At hindi po natin may pagkakait ito, Ginoong Bentul po, mga kababayan, sa mga may-ari ng mga bahay, ng subdivision. So hindi po yan confiscation, SOCIA, PNP. Yan po ay maliwanag na isang security measure lamang na hindi naman nangangahulugang talagang kinumpiska in the sense na kinukumpiska ng mga law enforcement agencies, kundi kortesiya lamang upang makapasok yung nagmamaneho ng sasakyan na yan at makatiyak yung subdivision na kilala nila kung sino yung nagmamaneho ng sasakyan na yan. Kaya nga natin lininaw kasi ito baka maging issue pumutok to. Mas maganda nagkakalino. So ang ibig nyo sabihin, attorney, hindi ito confiscation ng lisensya dahil minilabag ang batas trapiko. Pumapasok ka sa loob ng subdivision, dinideposito mo lang. Kung ayaw mo, di huwag kang pumasok.
Pero correct, pag, absolutely correct. O ngayon, paano pag pinilit ng ibang mga bisita, eh wala akong ID. Ito tanging lisensya lang. Sinabi ng batas at may Republic Act. Sinabi ng PNP Socia, eh hindi ko pwedeng iiwan to kasi, abay, itay ka muna, may paglabag. Paano ho yan? Mas maganda, linawin ho muna natin kasi baka may iba kasi dyan, bumubulados ang bibig na lang. I'm sorry, in their effort na pagandahin at mga circular, baka maling interpretasyon at hindi pinaliwanag ng husto. Kaya meron hong Bitag Live at ito ang batas at bitag. Importante, paliwanag yung attorney. Opo, maliwanag po yan na yung circular ng Philippine National Police Socia ay isang circular lamang ng isang ahensya ng gobyerno. Mm-hmm. Sa ilalim po ng tinatawag nating sangay ng batas na batas administratibo, administrative law, meron pong mga requisitos yan para maipatupad kagad yung mga administrative circulars na yan ng mga ahensya. Mm-hmm. At ang pangunahin po dyan ay yung tinatawag na publication of the circular in official government publication like the Official Gazette. O di kaya sa isang pahayagan ng inililimbag o inilalakala dito sa buong bansang Pilipinas. So, kailangan nila ng publication at notice yan. Hindi basta-basta maglalabas po sila dyan dahil magkakaroon ng problema yung kanilang administrative circular, hindi wala po yung visa. Hindi po pwedeng ipatupad, hindi po pwedeng sundin. At kung sino man ang bumaliwala dyan sa circular na yan ng Socia o ng PNP, hindi po sila mabibigyan ng pagkakasala o hindi sila maituturing na lumabag sa anumang batas sapagkat hindi pa po aplikable yung circular na yan unless the prior requirement of publication shall have been complied with. Mm-hmm. Pangalawa po, uulitin po natin, hindi po confiscation ang ginagawa ng mga security guards o di kaya ng mga homeowners association. Mm. It is a matter of courtesy. Yan okay. po ay pribadong pag-aari. Mm. Isipin po natin, pagka ganyan ang sinasabi ng Philippine National Police, na kahit sino lang, makakapagpakita ng ID po, pwede nang pumasok. Para pagkang yun ang sinasabi nila para sa ating mga sariling tahanan. Di, alam naman po natin, merong ano yan, recto diploma mill ang sinasabi dyan na kahit anong klaseng ID pwede pong ipagawa dyan eh. Kasi anong malay natin kung yung ID na inilalabas nila dyan eh, yan na nga yung katotohanan ng ID, yan ang katotohanan ng identity o pagkakakilanlan doon sa tao. So, tama lang po yung pananaw ng mga homeowners association na humingi ng isang pagkakilanlan na yung nagmamanehong papasok ng papasok na sasakyan sa kanilang village, eh tunay ngang yun ang nagmamanehong tunay sapagkat ni agency. At ito po, isang hakbang upang tiyakin na mabuti ang layunin ng mga pumapasok sa subdivisions and villages. Dahil kung hindi po mabuti, eh hindi nga po magbibigay ng driver's license yan. Alright. With that, attorney, nilinaw niyo, no? Ito ho yung sinasabing bitag at batas sa programa ho ng Bitag Live University on Air para matuto ho pagdating doon sa mga legal na issue at yung ho mga issue kasalukuyan, krimen, ang panghahalay, kasama ho yan. Kami ho nagpapasalamat sa inyo, Attorney Melanio Batas Mauricio. Maraming salamat po, Ginoong Bentul po. Karakalam po muli ng batas na makasama sa paglilingkod bayan. Ginoong Bentul po at ng kanyang kulatong tunang pipay. Magandang araw po sa ating lahat. Ayun, napakinggan nyo na ho. So ngayon, hashtag iha ako, hashtag iho ako. Mas marami kayo matututunan sa totoong mundong ginagalawan natin, hindi yung puro Facebook lang.